Welcome back mga sir. Ayan, may tanggap tayo na si Artina TV. So, ang brand nito, ito mga sir, sharp siya. Tapos yung model niya, ayan, no? Blue Diamond Slim. So, ito, slim fit ito. Flat yung salamin niya. So, sa ganito na pagre-repair mga sir. So, ang first move natin dito, so, isasaksak muna natin para makita natin kung ano ang problema. So, pag nasaksak natin siya, dito malaman natin kung may power siya. Tapos, ma-check din natin kung nag-o-oscillate siya. Makita din natin yung picture niya at saka yung sound niya. I-testing muna natin lahat yun mga sir para sa pag-trouble natin na kung ano ang makita natin na problema, yun ang gagawin natin. So, ito, plug ko muna mga sir. Ayan na, power on ko na. So, ayan, kung nakikita nyo, may indicator light naman siya. So, ibig sabihin, buhay ang power supply nito. So, sa ganito kasi na unit, mga sir, sharp, karamihan kasi dito, pag na-on nyo yung power switch niya, nasa standby mode lang siya. So, pag naka-standby mode siya, hindi magbubukas yung screen niya. So, kailangan natin na magpindot pa ng channel para sa trigger niya. So, pag napindot natin ito, tsaka palang lalabas yung ano niya, yung pinaka-picture niya. So, pag napindot natin mga sir na ayaw lumabas yung picture niya, ang ibig sabihin nun, namamatay siya. O di kaya, nagpo-protect siya. So, sa mga ganun na ano, may problema siya. So, try natin pindot yung channel mga sir. So ayan, napindot ko na. Antay-antay lang tayo kung ayan mga sir. May lumabas na sound. So ibig sabihin, buhay yung screen niya. Ayan, wala pa tayong nakikita sa ngayon. Ayan na mga sir. Lumitaw na yung screen niya. So ayan, parang hindi na siya kulay blue, kulay green na. So sa mga ganito kasi, pag normal siya, dapat ito, kulay blue ito lahat. So, sa kanya, ito yung nakita natin. Kulay green na siya. So, try natin sa remote mga sir kung gumagana sa remote. Ito, universal ang gamitin natin. Ayan, okay naman. May display naman siya sa remote. So, ibig sabihin, gumagana yung display niya. Try natin maglipat ng channel mga sir. Bago nga pala tayo mag-ano ng channel, lagyan muna natin ng keyboard para makita natin kung may tao siya. At saka malaman din natin kung may sound siya. Sandali lang muna mga sir, lagyan natin ng cable. So ayan na mga sir, nalagay ko na yung cable natin. So ayan, walang pagbabago, kulay green pa rin siya. So may picture naman siya. Tapos ayan, may sound naman siya. Naglilipat naman siya ng channel. O ayan, kung nakikita nyo, ayan, naglilipat naman. So yung volume niya, malakasan natin kung ayan, lumalakas naman yung volume. Ayan, okay naman, umihina naman siya. So sa ginawa nating proseso mga sir, so ito ang problema niya, yung kulay niya. So sa ganito kasi dapat tatlong kombinasyon ng kulay na lalabas, yung tinatawag natin na RGB, yung green, blue at saka red. Pero sa kanya kasi parang wala na yung blue at saka red. Puro green na lang siya lahat. So, sa ginawa natin, yan yung nakita nating problema. Yung kulay niya. At saka yung picture niya, yung tao niya, parang may problema pa siya. Parang malabnaw yung ano niya, yung tao niya. So, ito yung aalamin natin mga sir, kung ano talaga ang salarin dito sa ganitong problema. So, buksan ko muna mga sir. Update ko na lang kayo. Ito na mga sir. Testing natin to kung ano yung resulta sa ginawa natin. So, plug ko muna mga sir. Ayan, naka-plug na. So, power on tayo. So, ayan, may indicator light naman siya. Pero hindi muna ito maglalabas ng picture. O hindi siya magkakaroon ng display hanggat na hindi natin pinipindot yung channel niya. So, kung halimbawa na may remote naman kayo, pwede nyo naman pindutin yung power ng remote. Pwede din yun para lumabas yung picture niya. Kung wala naman kayong remote, pwede rin naman dito. So ito, manual lang muna tayo. Pindot natin yung channel.
Oh, ayan, napindot ko na. So, antay-antay lang tayo. Ayan mga sir, may lumabas na sound. So, sobrang lakas. Sinaan muna natin. Ayan. At saka yan yung sinasabi ko sa inyo na pag normal siya, dapat ganito yung lalabas niya, kulay blue. So, yung dati kasi kulay green, ito kulay blue. So, ito talaga yung normal niya. So, lagyan natin ng cable mga sir. Ayan na, nalagay ko na yung cable. So, ayan, may picture naman siya. Okay naman yung tao niya. So, lipat tayo ng channel. Ayan, lipat tayo. So, try natin yung volume niya. Lakasan natin. So, ayan, lumalakas naman yung volume niya. So, okay na ito mga sir. Turo ko na lang sa inyo kung ano yung ginawa ko dito. Ano yung mga napalitan ko dito. Para kung sakali na magkaano kayo ng ganitong problema, baka isa ito sa magiging option na pwede nyong gawin. So, ikot ko muna yung TV mga sir. Turo ko muna sa inyo. So, ayan na mga sir, ang likuran ng TV natin. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga napalitan ko dito. So, ang ginawa ko dito mga sir, ito, pinalita ko ng picture tube kasi nagdududa ako sa picture tube niya. Dahil sa mga ganitong klase na model ng Sharp, sirain talaga ang picture tube nito. So, ang ginawa ko, nagtry ako ng picture tube niya. So, ito yung luma niya. Inalis ko na yan at ito na yung pinalit natin. So, tinisting ko, okay naman yung picture niya. Gumanda naman siya, nagkulay blue naman siya. So, ibig sabihin, sira talaga yung picture tube niya. So, ngayon, nung napalitan ko na siya, nagtisting ako ng cable. So, ang naging problema niya pa, hindi maganda yung picture niya. Hindi siya malinaw, malabnaw siya. So, ang ginawa ko, yung pangalawang trouble na ginawa ko, ito, nag-isa-isa ako sa mga resistor niya. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, yung 180K, 150K, at saka yung 39K. So, ang nakita ko na may problema na resistor, ito yun mga sir, oh. Ang value niya, 39K. 82K. 82K yan siya. So, ito yung galing sa kanya. Ayan, napalitan ko na yan. Yan yung 82K na galing sa kanya. Yan yung pinalit natin. So, ganun lang mga sir, kung sakali na magkaroon kayo ng problema na ganito, so pwede nyo naman na baka ito din ang problema niya, magkaparehas lang din sila. So ganun lang mga sir, salamat sa panood, God bless, paki-like naman dyan at subscribe mga sir, salamat.